And guys, yan, magandang araw sa inyong lahat, guys. Ngayong vlog, magtuturo naman tayo, guys, sa magbibigay tayo ng konting tips, konting tutorial sa ating Barako 175 maintenance. Ngayon, guys, magpapalit tayo ng sprocket na malaki. Ito, napapansin nyo, ano na kasi siya, oh. Yung kailangan na siyang palitan. Ito yung aking ginagamit pag nagbabiyahe ako ng tricycle. Ayan, 42 by 13 yata yung gamit yung sprocket. Ayan, guys. Ito yung pambiyahe nga sprocket na malaki. Ngayon, nagpalit naman ako ng maliit. Nagpalit ako ng sprocket na maliit para sa pagsisingle, para pag nakasingle yung barako mo. Ayan, o. Oh. Ang pinalit ko, 33. 33 lang yung kanyang ngipin. Tapos yung sprocket na maliit naman, 13. 13 lang yung ngipin. Iwan ko kung match yun, guys. And a tutorial yung aking content ngayong araw. Ayan, nagpalit ako ng sprocket at saka kadena. Siyempre, isang set. Pag nagpalit kayo ng kadena at saka sprocket na maliit, dapat isang set, guys. Eh, kasi pagka yung kadena lang pinalitan nyo, tapos ito lang ang pinalitan nyo, hindi yun magmamats. Tatalon yun. Magpapatong yung kadena. Hindi lalapat sa ngipin ng sprocket natin. Kaya dapat pag nagpalit tayo ng sprocket, dapat isang set lagi, guys. Ayan. Ayan, guys, oh. Ayan. Itong motor ko, ano to, eh. Automatic to, eh. Kaya lang, mahina yun yung baterya. Hindi gumagana yung kanyang post start. Yung gagamit ko muna, yung manual. Ayan, guys. Ayan, manual lang muna tayo. Ayan, magpapalit na rin tayo ng preno rito kasi medyo mahina na yung ating foot brake. Ayan, oh. Nilagyan ko na lang to ng alambre, eh. Mamaya, hanap ako ng pinaglumaan kong brake shoe. Yan, baka pwede pa yan. Eh, guys. Ayan, pag gusto nyo nga nakasingle yung inyong barako, 175, para maganda yung takbo niya, palitan natin ng sprocket na maliit. Ayan, oh. Ayan. Ito talaga yung pang single. Pag gusto nyo nga mitulin-tulin yung takbo ng inyong barako 175, palitan nyo ng sprocket na maliit. Ayan, 33 yung ginamit ko. Yung maliit naman, eto, guys. 15. 15 yung ngipin, yung maliit dito. Ayan. Ayan, guys. Nung nakaraan na yung unang tutorial ko sa pag-drive ng barako, shoutouts! Shoutout doon sa aking 7,000 viewers. Doon sa aking unang tutorial kung paano mag-drive ng Barako 175. Yung shoutout sa inyo lahat. Ayan, guys. Dapat yung ating motor, yung ating service, lalo na ito, 2-stroke lang to. Maintenance dapat natin palagi yung langis. Dito, guys, oh. Hanggat maaari, 2 months, 3 months, magpapalit na tayo ng langis. Ayan, para naalagaan natin yung makina ng ating motor. Para humaba yung kanyang servisyo, yung kanyang kalidad, kailangan laging malinis yung ating langis. Yan, guys. Magpapalit na rin tayo ng shock mamaya. Mayroon pa ako na tabing shock. Papalitan ko na to. Itong shock. Parang maingay na kasi. Oh, tsaka parang mahina na. Ayan. Ayan, guys. Ito, guys. Oh. Yung inyong cambio rito. Huwag yung hahayaan na lagi siyang maluwag. Ayan, napapansin nyo, maluwag, oh. Kasi pagka ginamit natin ang maluwag, ito, yung gear netong cambio, yung shafting niya, mabibilog yan. Ayan, pagka yan na nabilog, ayan, malaking problema yan, para sa motor. Babaklasin yan, bababa yung mga buong makina niyan, ipapamachine shop natin yan. O kaya, papalitan natin ng bagong shafting yan dito sa cambio niya. Kaya dapat, huwag yung hayain na nakaganyan, no, kumakalog-kalog. Kaya kung napansin nyo, nagpalit ako ng tornilyo. Stainless yung ating gagamitin. Dapat mahigpit siya. Dapat mahigpit siya, guys, para hindi siya yung gagalaw-galaw na ganyan. No. Ayan. Ayan, guys. Sana may matutunan kayo sa akin, guys, kahit konti, kung paano mag-maintain ang Barako 175. Ayan, para humaba yung buhay ng ating motor, yung ating service.
Ayan, ito kasi napakahalaga sa atin ang motor. Ang dami nangangarap pa magkaroon ng sariling motor. Kagaya sa atin na pinalad tayo magkaroon ng sariling motor, guys. Kaya dapat ingatan natin siya para humaba yung kanyang buhay. Para sa pagsiservisyo niya sa atin, guys. Ayan, o. Ayan. Maintenance muna tayo. Ayan, shout out sa mga bumabiyahe ng tricycle dyan. Ayan, sa lahat ng mga tricycle at Toda. Sa lahat ng tricycle terminal na kinapuntahan. Shout out, guys. Ayan, meron pa tayong isa rito. Ito, pinagkaloob sa atin ng ating mga bossing. Ayan, ginagamit natin na pag-deliver, pag-blablog, kung saan-saan lugar, guys. Ayan, pahinga muna siya ngayon. Ayan, si Phoenix. Ayan, dito lang muna tayo, sa maintenance muna tayo sa ating Barako 175. Ayan, guys. Ayan, shoutout nga pala dun sa mga nag-comment sa akin ng una kong tutorial. Sabi ko, English at Tagalog version lang. Pero ang dami kong English dun, guys. Ayan, ganun talaga pagka nagpra-prank. Ayan, no. Sabi ko yung Tagalog lang tayo, yung Susi Ignition, sabi ko. Salamat dun sa nag-comment. Ayan, guys, shout out sa'yo. Maraming salamat. Ayan, basta yung gusto matuto mag-drive, yan, no. Basta kailangan may lisensya lang tayo palagi. Bago tayo umalis, kailangan dala natin yung ating lisensya. Tsaka naka-helmet tayo palagi sana. Nakapantalon, ayan, nakasapatos. Ayan, lalo na ngayon, nasa panahon ngayon, kailangan na kompleto yung ating kasuutan, lalo na ngayon mahigpit yung ating mga checkpoint. Ayan, kailangan nakarehistro rin yung ating motor, guys, para kompleto, walang masilip yung ating mga otoridad kung sakali tayo man ipaparahin nila. Ayan, guys. Ayan, tara, tuloy ko muna to, guys, hanggang mamaya. Guys, so gumagalaw-galaw, ginamit kasi natin na gumagalaw-galaw yan, madaling masira. Mabibilog siya, kaya kailangan mahigpit siya. Higpitan lang natin ang husto to. Ayan. Medyo mahaba yung video natin ngayon. Medyo matagal-tagal itong ginagawa ko. Ayan, guys, so mahigpit na, oh. Ayan. Ganyan dapat palagi yung ating cambio. Ayan, oh. Hindi ko pa nilalagyan ng tornilyo yan. Stainless yung ating ginamit. Ayan, oh, napansin nyo. Ayan, hindi na sa kumakalog-kalog yung kagaya kanina. Ganun dapat yung ating cambio, yung hindi sa umuuga-uga para hindi nabibilog yung gear ng ating shafting dito sa kanyang cambio. Ayan, o. Oh. Ayan, pansinin nyo lang, o. Oh. Oh. Mahigpit siya. Ayan, guys. Nilagyan ko ng lakwaser dito sa tornilyo ng cambio para mahigpit talaga siya. Lagyan ng lakwaser. Para hindi sa kakalog-kalog, guys. Higpitan na natin to. Ayan. Ayan, nakikip na, oh. So, walang kalog. Lasang kalog, guys, oh. Oh, sa kagaya kanina. Tandaan lang pag-ikot ng tornilyo, minsan kasi nababali, lalo na pag stainless. Pag uminit kasi stainless, napuputol. Malaking problema pag naputol, guys. Ayan. Okay na, oh. Oh. Okay, higpit na, oh. Ayos. Ay, guys, higpit na natin yung gulong. Marami pa tayong magawang iba. Dapat, guys, yung inyong shafting na ganito, lalagyan nyo ng langis. Kasi pagka matagal na hindi ito natatanggal, hindi siya nabubunot. Sumisikip, ang hirap tanggalin. At pupunasan nyo siya ng langis. Oh. Yung mga pinagpalitan lang natin, yung mga used oil natin, guys. Ayan. May natin ikabit dito. May ating adjuster. Ayan, dito. Masikip. Yan, para hindi siya ano.
Yung shout out sa mga kasama kong sa Katoda. Shout out sa inyo lahat, guys. Yeah, medyo mahaba yung ating vlog ngayong araw, guys. Ay, magpapalit pa pala tayo ng brake show. Ayun, manipis na siya, guys, oh. Magpapalit muna tayo ng brake show pala. Hahanap tayo rito ng luma. Sana. Ay, guys, nagpalit na tayo ng brake show. Pero yung pinalit natin yung luma pa rin, pero pwede pa eh, mas makapal pa siya kaysa doon sa isa. Ah, ngayon guys, pagka ganyan, manipis na yung inyong brake show, pwede nyo lagyan ng alambre dito. Oh. O yung mga hindi pa nakatuklas ang ganito nga technique. Para lang ito doon sa mga hindi pa nakakaalam, guys. Ah, siyempre, doon sa mga veterano, yung mga bumabiyahe na ng tricycle talaga, alam nila kung paano nga didiskartehan dito. Ayan o. Oh. Dapat lalagyan nyo ng langis yung loob na ito. Ayan, o, para maganda yung laro nya. Kasi nag-stack up. Ayan. Pagka medyo manipis na talaga yung kanyang brake show, pwede tayo mag-adjust dito. Ayan guys, o. Ayan, o, kung napapansin nyo, may guhit ng pintail pin, guys. Ayan, tinandaan ko yan. Tapos inurong ko lang to. Yung pinaka, ano nya, sa preno. Ayan, ganun lang diskarte, guys. Ayan guys, kinabit ko na yung ating brake show. Ayan o. Ayan. Ayan. Sana sakto na siya mamaya. Pag sinalpak natin dito sa gulong. Ayan, gabitin natin guys. Yun. Salpak siya. Tapos, yung ating adjuster. Sana. Yun. Adjuster. Nakita sa video sa kabila. Ayan guys, medyo mahaba yung ating vlog ngayon, guys. E pag nahirapan kayo, pag nahirapan kayong gumawa mag-isa, pwede kayong tumawag ng katulong. Meron kasi mga parts na hindi kayo naisay. Pagkabaguhan ka pa lang, guys. Kaya ako, baguhan pa lang. Video, ano pa? Yeah. Isa na. Jan 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 jan. Yan. Sadyang mahaba yung ating vlog. Ayun guys, yan kinabit na natin yung gulong at saka yung ating kadena. Ngayon naman kailangan sukatin natin yung pagitan ng gulong para talagang naka-align yung ating gulong. Sinukat ko siya nito, guys, oh. Imitan nyo lang ng tingti, sukat nyo sa ganito. Ayan, pansin nyo ba? Ayan, kabilaan. Tututok nyo lang doon sa rim. Tapos sa kanto ng chassis. Pagkapantay na sila, okay. Nasa align na yung ating gulong, guys. Ayan, oh. Swabe yung ikot nyo. Ayan, adjust na rin natin yung preno. Ayan. Maya-maya, kakabit na natin yung takip ng kadena. Shout out sa inyo lahat, guys! Focus ka! At syempre, guys, yung ating mga pasahero, respeto rin natin sila, guys, maging bata man yan, babae, lalaki, higit sa lahat, yung ating mga senior citizen. At tayo na lang ang mag-a-adjust sa ating mga pasahero. Basta respeto pa rin sa kapwa-tao natin, lalo na sa ating mga pasahero, guys. Ayun lang, ayan, maraming salamat. Ayan, Junior Vlogs PH, ayan guys. Happy New Year! Ayan guys, ayan, tapos na tayo guys. Ayan, kinabit na natin yung ating gulong.
Yan, adjust tayo ng kadena. Nagpalit tayo ng isang set ng kadena. Ayan, pang single yung ating kinabit, guys. So, yan, para hataw yung ating single na Barako 175. Ayan, oh, ayan. Adjust na rin natin lahat ng preno. Ayan, syempre, para kondisyon yung ating motor. Ayan, kailangan alagaan natin yung ating motor, guys. Kakabit na lang natin yung takip ng kadena. Yung takip ng sprocket na maliit, guys. Ayan. Asya nga pala, guys. Kunting payo lang doon sa mga kapwa kong nagbibiyahe ng tricycle. Lalong-lalo na doon sa mga kapwa ko, nakikiboundary lang din ang nakikilabas lang din ang motor. Alagaan din natin yung hawak nating motor, guys. Kahit hindi natin napag-aari yung motor, syempre, bilang konsiderasyon sa ating mga operator, guys. Tulungan din natin sila kung paano natin aalagaan na yung motor na pinagkatiwala niya sa atin na para ipanghanap buhay din para din sa ating pamilya, yung ating kikitain. Siyempre, wag lang yung biyahe lang tayo ng biyahe. Bilang driver, pakikisama sa ating operator, alagaan natin mabuti yung pinagkatiwala nilang motor upang sa ganun na mapagtibay natin yung ating samahan na sa pagitan ng driver at ng ating operator. Ayan, guys. Ayan, maintenance din natin. Siyempre, unang-una, payo din sa ating mga kapwa driver, sa ating mga kasamahan, sa ating TODA. Siyempre, unang-una, payo rin tayo sa ating sarili. Hindi lang sa pagmamaniho, siyempre, meron din tayong disiplina sa ating sarili. Bigyan din natin ng respeto yung ating sarili, yung respeto ng ating mga kasamahan. Unang-unang, pangalawa, pangatlo, respeto natin yung ating mga operator, guys. Respeto natin yung ating mga officials na namumuno sa ating TODA, kung saan na TODA man tayo, guys. Yan, shoutout sa aming presidente kay Pres Ramil Hernandez. Sa lahat ng bumubuo ng Saka TODA, guys. Yan, shoutout sa inyo lahat. Yan, maraming salamat. Yan, sana may natutunan naman kayo kahit konti. Dito kay Junior Vlogs PH, yan, kung paano tayo mag-maintenance ng ating motor, Barako 175. And guys, sana huwag natin kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Yan, Junior Vlogs PH, yan, tutorial yung ating content ngayong araw. Yan, shout-out nga pala, shout-outs. Ay, maraming salamat. 1,410 subscribers na tayo. Yan, maraming salamat. Shout-out sa inyong lahat. Hindi ko na kaya iisa-isahin, guys. Yung aking mga tricycle terminal TODA, kung saan lugar ako nakakarating. Yo, shoutout sa inyo lahat. Ayan, Junior Vlogs PH. Yan, Happy New Year sa inyo lahat. Peace!